Ilang batang ilegal na ipinaampon online ang nasagip ng DSWD. Ipinatatanggal na nila ang mga social media page kung saan nagaganap ang mga transaksyon. May report si Von Aquino. Ang Facebook page na ito, isa sa tinukoy ng DSWD na nag-asikaso ng illegal na online child adoption. Sinasabi ng account na ang mga lehitimong mag-aampon at mga inalang o birth mom ang tinatanggap nila sa page. Sa comment section daw nangyayari ang transaksyon. Sabi ng DSWD, ang ganitong kalakaran online hindi dumaan sa prosesong legal. Maituturing itong child trafficking na pinaparusahan sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. May parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng hindi bababa sa 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Since 2017, kami ay nakatanggap ng mga reports from concerned citizens that there are Facebook accounts facilitating the illegal adoption of children. Pinapatanggal na raw nila ang Facebook pages. Nakipag-ugnayan na rin sila sa NBI Cybercrime Division at iba pang law enforcement agencies para matukoy at mahuli ang mga nasa likod ng illegal online adoption. May mga na-rescue na rin daw ang ahensya na inampo ng illegal online. There are a total of 7 cases of children whose illegal placement to their adoptive parents were facilitated through Facebook pages ang nai-report na natin at narespondehan ng DSWD. Sa Region 2, merong isa. Region 3, may 5. At sa Region 11, isa. Yung itong mga bata ay hinagay po natin sa Temporary Care of Reception and Study for Children, Reception and Study Center for Children, nung mga field offices po natin habang yung mga investigation and assessment on those cases were ongoing. Ang mga nais mag-ampon, dapat daw dumaan sa masusing assessment at proseso ng adoption. Kwalipikadong mag-ampon ang mag-asawang nasa legal age, may good moral character, kayang suportahan, pag-aralin at pangalagaan ang batang aampunin, dumaan sa pre-adoption services, at may kapasidad na tuparin ang kanilang tungkulin bilang magulang. Umaapela ang DSWD sa publiko to refrain from engaging in illegal adoption activities through social media pages which facilitate yung ng illegal adoption of children and yung pag-simulate ng birth. Dahil ito po ay mga criminal offenses that endanger yung lives of our adopted children, the biological parents, and adoptive parents. Von Aquino, GMA News.